you never knew existed. Kunwari innocent, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Maria's Secret Files. Si Maria na merong on-off relationship kay Ryan. Mas selos. Kumbaga, selosa pala itong si Secret Files sender natin si Maria. At meron siyang partikular na babaeng pinagseselosa. Nakatrabaho nitong si Ryan. Pero hindi malubayan ni Ryan, yung babaeng yun. Because it turned out na gabi-gabi pala ay inuuwian nito jowa niya yung babaeng minsan o madalas niyang pinagselosan. So totoo pala ang kutob na may nagaganap na something doon. So ngayon, ang tanong niya, ano bang dapat niyang gawin? Gayong siya ay buntis at ang ama ay si Ryan. Pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kadalang mga thoughts, comments, suggestions and violent reactions. Ito pong sabi ni Chris Mendoza. Para kay Maria, mag-move on na lang, focus ka na lang kung ano man ang nandiyan. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Ito naman at sabi ni Aris Jordan Santos. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong hindi makontento sa relasyon na meron sila. Pag ayaw na sa isa, dapat sabihin, huwag yung magloloko hangga't may gusto na may karelasyon sila. Tapos yung boyfriend, niloloko ka lang. Ano kayong pakiramdam ng may nagmamahal sa'yo? Hashtag paranas naman. Hashtag balot ni panot. Aris Jordan Santos, maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Charles Sancho. May two sides ang storya ni Sender. Nagsiselo sa jowa pero naghahanap ng taong ko-comfort. Ay, pustahan, ibang lalaki yan. Ibang ka na ba? Paulit-ulit na kayo nag-aaway tapos makikipagbalikan ka pa sa taong ayaw kang panindigan? Minsan ang selos nagiging sanhiya ng violence kaya ang daming nababalita ang may namamatay dahil sa selos. Daig pa ng mga toyoing tao na kung magselos gusto talagang humantong sa ganung gawain. Ang advice ko lang Sender, ayusin mo ang sarili mo. Promise yung level ng topak mo lagpas na sa very highest level. Super duper ultra mega giga entera highest level ang topak at toyo mo. Tapos nagpaanak ka pa sa kanya, fix yourself bago mo ipagtapat yan sa kanya kung ano ang nandiyan. Bawas-bawas din ang toxicity. Malay mo, ikaw palang dahilan kung bakit hindi na siya ginaganahan sa'yo. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Uy, powerful words from Charles Sancho. Ito naman ang sabi ni Darwin Rossell. Maria, hindi ka naman talaga mahal ng boyfriend mo from the very start. Ang habol niya lang ay yung mga bagay na meron ka. Pero ibang usapan kung sinasaktan ka ng pisikal dahil pwede yung kasuhan. Yun lamang po from Darwin Russell. Ito pa sabi ni Mayumi. Nanggagaling mismo sa bibig mo, Maria, na walang kasalanan ng bata, so ituloy mo ang pagbubuntis mo dahil ginusto mo yan. Ginusto nyo pareho, wala nang kasalanan ng bata o walang kasalanan ng bata. Kung hindi mo naman kayang magpakaina sa ngayon, ibigay mo ang pangangalaga sa pamilya mo kasi sa totoo lang ang gulo-gulo ng takbo ng isip mo. Pati relasyon mo magulo, yung ama magulo rin, yung sarili mo at inner self mo magulo rin. Mag-self-reflect ka para maging maayos ang takbo ng buhay at utak mo. May bata nang nakadepende sa'yo ngayon. Kawawang bata pag nagkataon. Yun lamang po, DJ Rocky from Mayumi. Shro. Eto pa sabi ni Keisuke Arone Sato. Maria, buhayin mo ang bata. Andiyan na yan. Kasalanan pa kung hindi mo yan bubuhayin. Sabi mo nga, wala namang kasalanan ng bata, pero wag na wag mo nang balikan si Ryan. Sustento, pwede pa magbigay. May trabaho naman eh, napagsabay pa nga ikaw, tas yung pinagseselosan mo. Charot, with harot. Pero kung magiging okay kayo, tapos puro katoksikan lang din ang ambag ninyo sa isa't isa, eh but better na wag na kayong dalawa magkarelasyon. May isip mo, walang tatay na kapag lumaki ang bata.
Better pa yun kaysa ganyan na hindi naman nagbabago. Once mahal ka ng lalaki, kasi kung anong ayaw mo, iiwasan niya yan. Para sa inyong kabubuti, magbabago yan. For your peace of mind, paganahin din ng utak, huwag puro puso. Pero kung ako ang tatanungin, papanagutan ko. Oo, pananagutan ko si DJ Rocky. Hoy! Salamat kay Suke Sato. Hi din kay Lance Noggy Boy. At ang sabi niya dito ay, wala na po kayong aalalahanin sa buhay niyo. Dahil may parating kayong baby sa buhay niyo. Karamihan naman, excited sila. Kahit hindi pinanagutan ng jowa. Kaya mo yan. Magbigay man ng jowa mo o hindi. God bless sa parating mong baby. God bless sa ating lahat. Miss you, DJ Rocky from Lance Noggy Boy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ako ang masasabi ko lang sa'yo, Sender. Paano mo natitiis yung katoksika ninyong dalawa? Masarap bang mabuhay sa ganyang klaseng toxic relationship? Nakaka-addict ba yan? Na parang inaraw-araw mo, ginagbigabi mo, yung tipong hinahanap mo araw-araw, yung tipong nakawala ka na nga tas babalikan mo pa. Ganun ba nakaka-addict talaga ang isang toxic relationship? Ewan ko. Kasi sa totoo lang, etong problema na ito, it's an internal problem that needs an internal solution. What do you mean by that? Sa sarili mo, sa kalooban mo, sa kung paano nagpo-proseso yung utak mo. Mind you guys, we cannot control people. Di natin makokontrol ang mga action nila, decision nila. Lagi ko itong sinasabi sa programa ko, hindi natin sila kontrolado, pero ang kontrolado natin ay yung kung paano tayo re-responde sa mga ibinabato sa atin, sa ipinapakita sa atin, sa sinasabi sa atin. Yun yung kaya natin gawan ng aksyon. Yun yung kaya natin gawan ng pagbabago. So kung nagselos ka na dati pa sa babaeng to, wala siyang ginawa para masecure ka kahit papano. So ano ibig sabihin nun? Wala siyang pakialam sa iyo? Also, ang hirap naman din ng mga babaeng selosa o ng lalaking super seloso kasi ang pagiging seloso-selosa, inilulugar po yan. Legit naman eh, na kapag nakaramdam ka ng konting, uy, hindi ako komportable dito sa taong to, magsasalita ka, sasabihin mo. Pero kung talagang inaalagaan ng jowa mo nung time na yun yung damdamin mo, gagawa rin siya ng paraan para hindi mo maramdaman yun. So, dun pa lang eh. Kita mo na eh. And you also need to work on yourself. Bakit? Kasi insecure ka. Plus, naghahanap ka pa ng kalinga sa iba. Comfort. Eto ah, narinig-rinig ko lang to ah. May research daw na nagsasabi na yung mga taong nagluloko, naghahanap ng kalinga sa iba, kahit na may jowa sila o may asawa sila, eto daw yung mga taong mababa ang self-esteem. Kasi kinakailangan pa nila nakuhain yung pagkukulang sa ibang tao para lang mapuno sila. Sabi nila yun ha. And at some point, naniniwala ako dun. Kasi bakit? Bakit? Bakit hindi ka nalang makipaghiwalay talaga ng tuluyan? Binalik-balikan mo pa. Where's the sense of commitment? Where is the sense of being disciplined? Saan ang paninindigan? Yung baga parang, ay, wala kang isang salita pala. So girl, bago ka maghanap ulit ng iba, at bago ka tuluyang bumalik sa Ryan na yan, na mukha namang hindi na talaga kayo
magwo-work pa. Kung magwo-work man kayo, very toxic na kayong dalawa. Kung gusto mong mabawasan na yung iniisip mong mga katoksikan, gusto mo ng peace of mind, peace of heart, lahat na ng klase ng peace, two-piece chicken. Kung gusto mong ma-enjoy yung buhay mo, tanggalin mo na itong Ryan na to sa buhay mo. And you have to do an inner work. Be secured with yourself. Kumbaga, sarili mo pa lang, puno ka na ng pagmamahal, wala nang kulang. Oo, merong konting imperfection, flawed tayo lahat, pero you should be working on it. Hindi naman mawawala yung insecurity sa atin eh. I believe that, na lahat tayo may insecurity. Lahat tayo meron. Pero hahanap ka lang din talaga ng kapartner or someone in your life na hindi ipapadama sa'yo na you should also be insecure dahil ikaw lang sapat na. Pero kailangan mo rin tulungan yung taong yun. And that will start ngayon. That should start ngayon. Ngayon na nag-iisip ka. I-secure mo yung sarili mo. I-secure mo yung sarili mo. Kasi kapag sinecure mo yung sarili mo ngayon, your baby's future will also be secured. Sa'yo siya kukuha ng lakas. On your own, sana magawa mo yan. Of course, with the help of other people. Yung healthy kind of people in your life. Ito yung mga klaseng aambag na maganda, mabuti sa buhay mo. Your family, ate mo, kaibigan mong mga mapagkakatiwalaan. But definitely not your ex-boyfriend. Na ginawa mong sugar mommy yung sarili mo. Ginawa mo siyang sugar baby. You allowed that to happen. At sana matuto ka na. Sana matuto ka na. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in Bathroom Break Yourself with me, DJ Rocky. And you are listening here sa Sasyong number 1 sa mga pet malong gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Law Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Maria's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.